Makalipas ang isang taon ngayong araw, pag-usapan natin kung kamusta na ang ating Honda Brio 2022 year model. Kung maayos pa ba ang lagay nito? Sulit ba ang binayad ko? Naging maayos ba ang performance nito? O binigyan lang ako ng sakit ng ulo? Di nga pala ako car expert. Ito ay base lang sa mga na-experience ko bilang first time car owner and driver. Tara, isa-isayin natin sila. Simulan natin sa odometer niya. And makalipas ang 1 taon, ang total kilometers na naitakbo niya is 8,661. Diba? Napakababa. Sariwang-sariwa pa. May konting long ride, pero mostly city driving lang yan. Next is fuel consumption. Ayan, 12.7 kilometers per liter. Compared dun sa manual variant niya, mas matipid daw yun. Since ito automatic, depende na lang siguro sa driving habits. Sa ibang Honda Brio na naka-automatic dyan, kamusta yung consumption nyo? Matipid na ba to o tipidin pa natin? Sabi naman ng iba, kung gusto mo talaga malaman yung consumption, do it manually. Magpa-full tank, tapos i-compute yung distance para mas accurate. In terms of performance, solid talaga. Para sa akin kasi first time car owner. Hindi talaga din makakompare. Pero di naman niya ako binibitin all the time. Naibagyo ko na din to eh. So far, dun sa mga sakit ng ibang cabrio natin sa GC or sa group ng HBCP, yung noise dito sa may head unit, wala naman. Buti naman hindi ko na-experience. Tapos yung mga lagutok, so far wala pa naman after a year. Siguro swerte lang din. Kasi hindi ko lang natanggal yung plastic kasi alam mo na. Ate, no? First time car owner dyan, okay din talaga yung ano, yung mga hatch. Kasi yung advantage sa akin doon, especially sa mga makikipot. Alam mo naman dito sa atin, di ba, medyo may mga part na makikipot. Madali talaga siya, napaka nadaling isingit. Tapos sa parking yan, napakadali, isang pihit mo lang. Aircon, okay naman. Kita niyo naman kanina, yung nakabukas na sa akin is a fan is 2. Tapos yung ano to, thermostat ko 1 lang. Kasi para sa akin enough na yun nga. Kasi tulong na rin ng ano, at saka 9 AM pa lang naman. Tulong na rin nung tint. Pero ngayon medyo umiinit na. Tapos sa comfortability sa driving, okay naman. Lagi mo lang aalagaan yung hangin ng gulong mo. Pag dalawa lang naman kayo, wag masyadong taasan, diba? Para hindi ganun ka-bouncy. Siguro pag dalawa lang kami, around 31 to 32, ganyan. Suggestion, diba, ni Honda dito sa may gilid ng door natin is 29 nata. In terms of PMS, napili kong PMS na location is yun sa Carmona, Cavite. Suggested din siya ng tropa. No? Okay naman siya doon kasi meron lang doon akong pinupunta ang tao kay Sir Bong. Yan, shoutout kay Sir Bong. Si Sir Bong yung nag-aasikaso nito. Pagdating ko doon, kilala naman nun niya. Tapos, i-discuss niya yon. May quotation na doon na ready. Tapos, tanda naman niya halos eh. Sabi niya na, ito, wag na muna. Siya na mismo nagsasuggest na wag isama. Though, pwede mo pa rin namang dagdagan ng alis yon. Yung mga hindi sobrang importante. Ito, sabi ko yung filter, ako nang bahala. Kaya ko naman palitan yun. Ayun, nakabawas yun. Tapos, the rest okay naman. Ang gamit nilang lang sa akin is semi-synthetic kasi low mileage. Actually, low mileage naman talaga si Luna. For a year, 8,500. Sariwang-sariwa. Yun, sabi niya, semi-synthetic na lang natin para yun nga. Okay, mas mura kasi naman talaga yun. Yun lang, na-share ko lang naman yung after 1 year niya na ano, na na-experience ko performance niya, kung gano'n nag-perform si Honda Brio sa atin. Maayos naman, sulit na sulit. Nalang pagsisisiyan. Yan, sa mga kapwa natin dyan na naka-Honda Brio, shout out sa HBCP Honda Brio Club. Yan, shout out guys. Alam kong lahat tayo masaya. May salamat sa panonood.